Habibi, kau minta lama. Ate. Yun yung library, library tuloy. Ate. Diary na binasa kahapon. Alam mo, sa kwento mo, ngayon ko na naunawaan. Kaya pala masama ang ugali mo. Ay, grabe ka sa akin. Malambot naman ang puso ko. Pinatigas lang ng panahon. Eh, nako eh. Yung pinagdaanan niyo ni Anselmo, ganyan-ganyan din ang pinagdadaanan ni Yaya at ni Alden. Oh, higit na mas masakit ang sa amin ni Anselmo. Kaya na naman, oo. Hanggang ngayon, nasa puso ko pa. May iguana agad na dumadating. Nasa puso mo pa hanggang ngayon? Nung panahon mo ba, hindi pa uso yung move on, move on? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung anong nangyari. Kasi pinagbakasyon kayo ni Mama sa farm natin sa Zambales. O sige, hindi ko alam ang nangyari. Ano nga ba ang nangyari? Itutuloy ko ang kwento. Saan ang iguana? Ayan na. Uy, mga bata, makinig tayo. Si Lola Basyang. Eto na. Nagtangka akong tumakas noon dahil kay Mama. Pero naabutan niya ako. Mabilis tumakbo ang Mama. Nakalimutan kong champion pala siya sa track and field. Grabe naman yung mama niyo. Inuwi niya ako sa mansion. Mansion? Uy. At naramdaman ko ang lupit ng mama natin. Ayaw niya kay Anselmo na ang tanging kasalanan lang ay ipinanganak siyang mahirap. Alam kong masamang masama ang loob niya dahil sa paghihintay sa akin. Ganun pala yun? Ano si Ate Gingging? Ayan na, black and white na naman, no? Ganun ba ang nangyari?